Kaugnay pa rin ng no vaccine, no ride policy, may ilang bakunadong hindi pa rin pinasakay kahit meron naman silang dalang vaccine cards. Bakit kaya? Nasa front tayo ng balitang yan, si Gerard De La Peña. Maaga pa lang nakabantay na ang Interagency Task Force for Traffic sa mga istasyon ng bus sa EDSA Carousel. Ang mga pasahero, kailangan nang magpakita ng vaccination card bago makasakay. Ang mga walang card, bawal sumakay. Pero sabi ng Department of Transportation, hindi pa sila magiging mahigpit. Unang araw pa lang naman daw kasi ng full implementation ng no vaccine, no ride policy. For today, ang sabi po ni Secretary Tugati sa amin, ang marching order niya po sa amin is we should be tolerant and patient but very firm in the implementation for today. Kunyari po yung driver, pag hindi pa fully vaccinated yung driver, pinabababa yung mga pasahero, nililipat po ng ibang sasakyan, ibang public transport, yung driver po ay pinababalik na lang po. May mga pasaherong nasampula na agad. Gaya na lang ni Danny na bigong makasakay dahil wala siyang dalang vaccination card. Bawin na lang ako din sa dating inumihan. Si Fromencio naman, hindi pinasakay sa PTEX. Ang vaccination card niya kasi nabigay daw ng Bukidnon LGU. Hindi raw pala kinikilala. Dapat ibigay nila ang sakto na card para sa mga nabaksina na. Kasi ganito, nahirapan ako na pumasok dito kasi wala nang, hindi sila mag-ano sa card ko. Hindi sila naniniwala. Anong gagawin ko dito? Problemado rin ng iba pang pasahero na tanging QR code ang dala. Kaya payo nila sa mga pasahero sa PTEX. Eh, in-advise silang i-print muna yung mga QR codes nila kasi yung mga enforcers naman na nagpapatupad, walang paraan upang ma-determine kung vaccination card nga ito or proof of vaccination. So, aminado naman ng DOTR, hamon sa kanila ang pagpapatupad ng bagong patakaran, lalo na sa mga bus at jeep na walang mga terminal. Kaya ang solusyon nila, tutulong-tulong po kami ng LTO, LTFRB, ng HPG, kasama na po namin, pati yung AYAC natin, nagkakaroon po sila ng spot checking at saka yung po tinatawag ng ating road sector na mystery rider. Bagamat maganda ang layunin ng no vaccine, no ride policy, may ilang mambabatas na hindi pabor dito, gaya ni Senate President Tito Soto at Senator Risa Ontiveros. Giit nila, kalupitan ito sa mga commuter na walang ibang paraan para makagalaw, kundi ang pampublikong transportasyon. Parang dagdag na kalupitan, dagdag na kahirapan yung ganyang klaseng polisiya. Mas mabuti pa siguro na pagtuunan ng pansin ng gobyerno, halimbawa yung pagtukoy sa mga undetected na cases para sila ay ma-contact trace, ma-quarantine at saka magamot. Nauna na namang iginiit ng DOTR na wala silang masamang intensyon sa no vax, no ride policy. Pansamantala lang din naman daw ito para maiwasan ang mas malalang problema tulad ng mass transportation shutdown. Nagbabalita mula sa frontline, Gerard De La Peña, News 5.